Ano ang pangkalahatang alintuntunin sa pagpapatupad ng asynchronous online learning? Una, itinatagubilin sa mga guro na magbigay ng iba't ibang pre-recorded na gawain at iba pa na maiaatid sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng Google Classroom at Meet. Ikalawa, magkikita ang guro at mag-aaral isang beses kada linggo via Google Meet upang mas baybayan ng guro ang pag-unlad ng mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay maaaring hindi sumali sa sesyon ng lingguhan. Subalit, dapat tiyakin na sila ay sasali sa sesyon ng hindi bababa sa 2 beses bawat buwan. Ikatlo, ang pag-uusap sa pagitan ng guro at mag-aaral ay posible upang tugunan ang pangangailangan ng asignatura para sa asynchronous online learning. Ikaapat, ang online na pagkikita ay nilalaan sa mga tanong at paglilinaw ng mga mag-aaral. Mahalaga ang sesyong nabanggit dahil hindi naman regular ang kanilang meeting online. Ikalima, maglalaan ang mga materyales na kukumpletuin ng mga mag-aaral at isusumite sa pamamagitan ng Google Classroom. Ika-anim, ang mga takdang aralin ay susumite online na bibigyan naman ng tugon o feedback ng guro. Ika-pito, ang assessment ay gagawin online. Ang guro ay maglalaan ng mga hakbang at panuto kasama ang rubric sa pagsubok, pagsusulit at ilan pang tulad nito. Ika-walo, gagawin ng mga mag-aaral ang pagsusulit at iba pang gawain sa kanilang tahanan at isusumite ang mga ito sa kanilang guro online.